Natanggap ng pamilya ng mga biktima ang malagim na sinapit ng mga Air Force personnel na namatay sa aksidente sa EDSA. Hindi naman daw sila pababayaan ng Philippine Air Force. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Napaupo na lang sa gilid ng kalsada ang nanlumong ama ni First Class Angelo Sabado. Napasugod siya sa Pink Petals Memorial Home sa La Loma sa Quezon City nang mapalitaan ang malagim na sinapit ng anak. Hindi na muna siya nagpaunlak ng panayam. Hindi pa naman dumarating sa punerarya ang pamilya ni na Airman First Class Aaron Tabarle at Kyle Justin Velasco. Dahil sa matinding pagkasunog ng mga bangkay, isa sa ilalim ang mga ito sa DNA testing para malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Me and the whole Air Force, we are saddened by this unfortunate event. The important thing right now is that we are being sensitive to the emotions and the feelings and yung mapangailangan ng family nila. Hindi raw pababayaan ng Philippine Air Force ang mga naulilang pamilya. They will be receiving the benefits o anumang benefits ang nararapat para sa mga kasamaan namin sa Air Force. Maging ang nakaligtas na si Airman 2nd Class Manuel Ognes, cargo rin ng Air Force. I know that there's gonna be an investigation and it will take time. And ang importante mo dito is yung kalusugan ng survivor. We'll make sure that okay siya medically and physically para naman may pagpatuloy niya yung kanyang mga dapat niyang gawin. Dadalhin sa Camp Crame ang mga bangkay para doon i-DNA test at i-autopsy. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5.